Ligtas na nakabalik sa bansa ang ilang Pilipinong naapektuhan ng matinding lindol sa Turkiye. Nakatutok si Rafi Tima. 25 individual kabilang na ang ilang bata mula sa 9 na pamilya, ang unang batch ng mga nirepatriate ng Pinoy mula sa bansang Turkiye. Kasama sila sa mga nasa shelter ng Philippine Embassy sa Istanbul, kung saan sila lumikas mula sa mga lugar na tinamaan ng matinding lindol 3 linggo na ang nakararaan. Si Arlene Bitbit pa ang anak, laking pasasalamat na ligtas na silang nakarating sa bansa. Pinulbos yung lugar namin, which is Hatay. Wala kaming babalikan. Si Christine naman, na isang nurse sa Turkey at nakapag-asawa na ng Turkish national, kasama rin sa pag-uwi ang 2 anak. Yung bahay naman po namin is okay, pero then continuous po yung aftershocks. Usually, minsan 5.4, malakas pa rin po, napapatakbo pa rin kami sa labas ng bahay. So, I thought about the safety of my son. Sa mga darating na linggo, 50 Pinoy pa ang inaasahang uuwi ng bansa. Halos 100 daw ang pansamantalang nag-evacuate sa shelter ng Philippine Embassy sa Istanbul. Walang papaalisin sa shelter. Alam to ni Ambassador Algabre at ni Vice Consul Tolentino na habang wala pang desididong plano, wala pang fixed place, and we will give them shelter. Ang Composite Philippine Rescue Team, tinapos na rin ang isinagawang search, rescue and retrieval operation sa Diaman, Turkey. Ayon sa Office of the Civil Defense, may 10 survivor na natulungang ma-rescue ang mga Pilipinong rescue workers at nakatulong din sa paghahanap at retrieval ng mahigit 100 nasawi matapos matabunan ng guho. Kaya naman abot-abot daw ang pasasalamat ng mga taga-Diaman. We were given ng grand salute ng special operations ng police, as in. Wow. So maludo sila, umalis kami. Nung nasa eroplano kami, papunta na dito sa Istanbul, nagpalakpakan lahat sa loob ng eroplano, nagpasalamat sila na nandun tayo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.